boyfriend si Bea? Kaya na rin ang galing na hindi siya ang nakipag-break. So, obviously, ang iniisip ng mga tao ay si Dominic ang nakipag-break kay Bea. At yun nga daw, si Dominic ay parang hindi makapaya. So, wini-win back niya ngayon si Bea, na si Bea ay parang nag-decide ng huwag na ituloy. Ayaw na rin niya. Ngayon, so ito yung mga nakakarating na kwento sa atin. So, tatanong na lang natin dito. Bea, Dominic, totoo ba ito? OG Diaz, walang takot na ibinulgar ang totoong kwento sa hiwalayan ni Bea Alonso at Dominic Roque. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Hindi pa rin matapos-tapos hanggang ngayon ang kwentuhan sa hiwalayan ni Bea Alonso at Dominic Roque, kung saan isa nga si OG Diaz sa nagbulgar ilang buwan na ang nakalipas na nagkalabuan na ang dating magkasintahan na si Bea Alonso at Dominic Roque, hanggang sa ibinalita na nga rin sa mga kilalang showbiz insider na sina Nanay Christopher Min at maging sa programa nga ng Fast Talk with Boy Abunda ay kinumpirma din ito na totoong hiwalay na ang magkasintahan Bea Alonso at Dominic Roque, na hindi pa malaman ang tunay na dahilan. Ngunit hindi nga ito nagustuhan ni Bea Alonso ang kumalat na chismis, at ilang buwan nga ang lumipas ay dumulog ito sa DOJ or Department of Justice para magsampa ng cyber libel laban kina Nanay Christopher Min at OG Diaz, dahil di umano sa pagpakalat ng maling impormasyon na di umano ay pinagbabayad ng dalaga ng malaking halaga si OG Diaz at mga kasama bilang damyos sa paninirang pori. Ngunit hindi nga ito nagustuhan ng ilang supporters ni OG Diaz ang ginawa ni Bea Alonso, dahil bilang public figure ay dapat handang harapin ang mga ipinupukol na isyo laban sa mga celebrity na pinasok ang industriya ng showbiz. At nitong mga nakalipas nga na araw ay dumulog ang kolumnistang si OG Diaz sa Department of Justice para sa kanyang kontra-demanda laban kay Bea Alonso. Ilang araw nga lang ang lumipas ay walang takot si OG Diaz, kung saan ibinulgar nito ang totoong dahilan sa hiwalayan ni Bea Alonso at Dominic Roque. Nakakaloka, mga case talaga, no? Ayon na ayon maririnuloy ang mga case-case na yun, eh. Pwede nga, nasa kaliwa kayo, medyo malago. Diba? Oo. Antabayan na natin yan, ha? Yeah. And with that... Sandali. Bakit? Sinabi mo kanina. Na? Yung abang kay Bea at kay Dominic. And with that, mga kaibigan, ito po yung... Sandali, hindi pa ako nakatutok sa lito. Gusto mo pa talaga? Oh, hindi, wala naman itong ano. Oh, hindi kasi siyempre. Diba lumabas yung... Kay Bea na rin ang galing na hindi siya ang nakipag-break. So, obviously, ang iniisip ng mga tao ay si Dominic ang nakipag-break kay Bea. So, according sa mga naririnig ko, tama naman si Bea. Tama daw si Bea. Sabi ko, bakit? Bakit tama si Bea? Kasi, ito yung scenario. So, ang gusto raw ni Dominic ay Christian wedding. Sinu-convince ni Dominic itong si Bea na mag-convert sa Christian. Teka, bakit naman gusto niya mag-assist kay Father? Sabi mo, tangi, sa Christian yon. Sabi ko mag-convert sa Christian, maging Christian, ganon. Gusto mo mag-assist kayo? Hindi, so yun. According sa mga naririnig ko, si Bea, parang hindi pa siya convinced. So wala pa daw sa kamalayan ni Bea yung mag-convert bilang Christian. Ito naman daw si Dominic. Sabi, parang baka hindi magkatuluyan or baka maghiwalay sila kung sakali na hindi pumayag si
Bea. So lumalabas ay hindi pa panahon para kay Bea daw na magpalit ng reliyon. Kaya na-call off nga yung wedding at yun nga daw, si Dominic ay parang hindi makapaya. So, win-win back niya ngayon si Bea, na si Bea ay parang nag-decide ng wag na ituloy. Ayaw na rin niya. Isa nga sa ibinahagi ni Papa Uji ay ang nakarating sa kanila na balita ukol sa dating magkasintahan. Ngayon, so ito yung mga nakakarating na kwento sa atin. So tatanong na lang natin dito. Bea, Dominic, totoo ba ito? Kasi mas magandang sa kanila na lang natin marinig, hindi ba? Yung katotohanan tungkol dito, at kung hindi man ito totoo, pwede rin naman nilang sabihin. Kasi unfair naman kina Dominic at Bea kung yun yung usap-usapan dito sa loob ng industriya. Diba? Eh, ako ha, loyal, sa pagkakaalam ko, no, yung farm ni Bea, diba, sa Zambales, no? Oo, laki no. Alam mo, nagtayo siya doon ng, ano, ng church, ng Beate Firma Chapel. Oo. Si Dominic naman, ay sa pagkakakilala ko talaga, Christian talaga. At yan ang nasabi rin niya sa interview. Gusto niya Christian wedding. Sa huling bahagi nga ng kanilang pintuan ay naitanong ng kasama ni Uji Diaz ang ukol sa nakarating sa kanila na balita na di umano ay mayroon ng bagong nagpatibok sa puso ngayon ni Bea Alonso. Para sa buong kwento, narito at ipakinggan ang video. Paano yung balita na yan, T? Oh, bakit? Hindi ba ang chico ngayon may bago ng boyfriend si Bea? Yan din, di ba? Tinanong ko rin dito. Dapat si Bea ang sumagot niya kung gaano katotohan na meron na siyang bagong minamahal. Wala namang masama sa pagmamahal. Unang-una, yung 3-month rule, nalampasan na yan. Pangalawa, basta tumitibok ang puso, may karapatan niyang magmahal. Di ba? Di ba ganun ka lang ng ganun? Ayaw mo talaga magsalita, no? And with that, mga kaibigan, ito po ang yung mga... Wala namang libelous ito. Basta, siyempre, hindi naman din tayo basta-basta, ano, no? Saka lang tayo maniniwala kapag sila na ang nagsalita. Yes. Ang importante, nakikita natin yung mga social media accounts nila. Pareho silang happy. Yes, diba? Yun na importante. Ng ating video. Kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!